content, wala na ako sa pang-isipin. So kung bago kayo sa aking channel, so don't forget to like, share, subscribe para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. So siguro I'm going just to discuss or why I choose to make a vlog or to be a content creator sa YouTube. So actually, alam ko na kung mahirap ang kalakaran sa YouTube. Mahirap ang pagsabayan, pagandahan ng content, pa-entertainan, you know. Pero hindi ko naman siya, hindi naman ganun na competitive. Kasi alam ko mahirap. Mahirap talaga. So, for me, kahit hindi na siguro kung kaabot ng maraming subscribers, ayun, parang ang importante lang sa akin yung makatulong sa family, makatulong yung YouTube ko sa family, makatulong ang YouTube ko sa mga estudyante, yan, na makatulong sa ibang tao, ma-inspired sila, okay, bonus na kung dumami ang subscribers, bonus na kung maraming views, bonus na kung ma-reach ko yung parang payment goal, okay, para makasahod. Yan. So actually mahirap maging YouTuber, guys. So kailangan talaga nag-iisip kayo, you know, kailangan talaga may tsaga, you know, pagaganahin ng utak. Ayan, kasi hindi naman ako corny ako mag-joke, eh. Saka feeling ko kapag mag-prank ako, mabubuking agad. Ayan, alam mo yun. So hindi naman ako prankista. Ayan, hindi naman ako ganun ka-prankista. Okay, so yun lang. So mahirap maging YouTuber, lalo na kapag bago ka. Siguro sabi nga nila, lalo na kapag hindi ka suportado ng family, alam mo yun, nakakasama ng loob. Nakikita mo nanonood sila ng ibang vlogs, tapos yung vlogs mo hindi pinapanood. Ayun. So it's hard, it's difficult for me to see, okay, na makita mo sila na nanonood ng vlogs ng iba. So yun yung masakit. So kayo sa mga panood nito, tanggapin mo na. Okay, kaya siguro hindi nag-YouTube yung ako, teacher ko. Pero dami na niyang, dami na niyang followers sa TikTok. Sabi ko nga sa kanya, gamitin niya yung TikTok para mag-invite ng mga subscribers. Kasi may ganun na YouTuber na start siya sa TikTok. Tapos yung nag-DM sila sa TikTok, gumawa sila ng YouTube. So ang kanilang content more on explore saka paranormal investigation sa mga hotel. Marami kasing haunted hotel sa Amerika. Eh sa Philippines, nag-research ako sa Philippines, wala eh. So that is one. So, yun, babalik tayo sa umpisa. Bakit ko ginusto? Bakit ako nag-start mag-YouTube? Yun nga. Kasi, nag-start yun ng pandemic 2019. That was April or May. Tapos, sabi ko, since may YouTube account ako, pero
walang laman. Once kasi na meron kang Google account, automatic meron na yun. Wala nga lang naman. Yan. So, yun. So, nag-start ako. Nag 700. Tapos, nagpapapost ako. Ngayon, actually, second account ko na to eh. Kasi, mahirap talaga mag-YouTube. Kasi talaga, minomonitor nila yung content mo. Minomonitor nila. So, kailangan very aware ka sa mga rules and regulation ng YouTube. Yan, yung mga bawal. Yan. Siguro, nagtataka kayo bakit meron akong ganito. Yan. Nakuha ko kasi ito sa, ano, sa, it is a, parang viral infection na kapatid ng buluto. Yan. Yun, ganun. So anyways, so medyo conscious kasi para lang naman siyang wala ko ng pag-aaral. Para lang naman siyang hindi siya bulutong, para kapag pagod ka, stress, ayan, puyat, lumalabat, para siyang tigyawat sa mukha. So, hindi siya virus, parang adaptation ng katawan ko, gano'n. Tigyawat, yun nga lang, lumalabas siya sa mukha talaga. Yun, kaya ba, mahirap ang puyat. Anyways, so, yun, saka, hirap mag-start. Okay. So, you really, kailangan mo talaga ng pagpupursige, saka tiyaga. Okay. Tiyaga, saka tiwala sa sarili. Ayan. Kasi, wala namang ibang maniniwala kundi ikaw. Walang maniniwala, walang magtatsaga ko ng ikaw lang. Yan. Kahit mahirap mag-YouTube. Okay. So, yun. So, sa mga nagbabalak dyan mag-YouTube, lalo na ang mga sadyagi ng plano mag-YouTube. So, tagain nyo lang. Post lang kayo ng post. Yung nga lang talaga, mag-iisip kayo ng eco-content. Mag-iisip kayo ng eco-content. Yung every, at least once to two. Kaya last week, hindi na ako napag-content. Kasi yung video ko last time, 1 hour yun, 55 minutes. So, sabi ko, pahinga muna ako. Kasi nga galing ako ng ngayon. So, hanggang ngayon, nag-iisip pa rin naman ng content. So, siguro ito yung content ko, why I choose YouTube. Okay? Why YouTube? Why vlogging? Okay, why vlogging? Siguro parang ano lang. Yan. So, bonus na kung makapagpasahod na agad. Bonus na kung dumami subscribers. Bonus na kung umabot ako ng 100,000 subscribers. Kung aabot. Diba? So, ano ko naman na yan? Hindi naman magawa ko. Hindi naman maganda ko ito. Diba? Mataba ako. Pero you really have to take a heart on it. Okay? Magpasensya. Magtaga. Perseverance. Yeah. And wisdom, I guess. Kasi kailangan nyo talaga mag-isip ng content every week.
yeah, for today's video, why you should YouTube, or why I choose YouTube. Okay. So, thanks for watching.